tayo ng salita ng Panginoon. Lucas Kapitulo 10 ang ating pong teksto. Basahin natin ang 17 to 20. Let us read. At nagsimagbalik ang pinupo na may dadalahan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Verse 18. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na dali ng lintik mula sa langit. 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ng mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paray hindi kayo maaano. Verse 20. Ngayon may ipot ninyong ikagalang ito na ang mga espiritu ay nagsisisukos sa inyo. Kundi? Kundi inyong ikagalang na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Praise the Lord. Yan ang ating pag-usapan ngayon, mga kapatid. Your name is written in heaven. Pagtalain tayo ng Diyos, please be seated. God bless you. Your name is written in heaven. We believe that God hath a promise. In fact, there are 8,000 promises of God, more or less, that written in this book. At ang ilan sa mga pangakong ito ng Diyos, mga kapatid, ay kagalingan. Kung meron tayong karamdaman, when we come to Jesus, hindi tayo mabibigo, hindi tayo mabubokya o masisiro sa Panginoon. Ang Diyos ay may nakalaang kagalingan sa sinumang lalapit sa Kanya. May mga pagpapala din material na inilaan ang Diyos. Then of course, ang Diyos ay may mga pagpapalang espiritual na laan, mga kapatid. At marami pang iba. At higit sa lahat ay ito. Kapag tayo po'y naglingkod sa Diyos, ang pangako ng Panginoon, isusulat niya ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Actually, hindi lang basta pangako ito, mga kapatid. Ito'y automatic na nangyayari once na ang tao'y sumunod, mga kapatid, sa Diyos. Now, sa langit, mga kapatid, marami pong libro na bubuksan ang Panginoon. Ulitin ko po, sa langit, marami pong libro na bubuksan ang Panginoon, mga kapatid. At pag-uusapan natin ang ilan sa kanila. Number one, mga kapatid, meron pong tinatawag na Book of Living. Mababasa natin yan sa Psalms 139, verse 16. Book of Living. Let us read. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkat na disagdal. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat. Tuloy. Kahit na ang mga araw na itinagdal sa akin na wala pang anuman sa kanila. Nakita ng iyong mata na ang aking mga sangkap ay di sakdal. Anong aklat ito, Pastor? Ang Book of Living. Ito'y aklat kung saan nakatala ang buong detalye ng iyong buhay. Ulitin ko po, yung buong detalye ng iyong pagkatao. God, not only you before you were born, but He knows the number of your days you will live. Yung haba ng panahon na itatagal mo dito sa mundo, nakasulat sa aklat na ito, mga kapatid. Nakasulat. Kaya nga yung iba, ang tagal-tagal mamatay. Marami nang nagpipray, mamatay ka na sana, pero hindi pa rin namamatay. Tagtag na ng tama ng bala, pero hindi pa rin namatay. Kasi po, sa aklat na ito, nakatala yung haba ng kanyang buhay. Meron namang iba, mga kapatid, ang bait-bait pagdakay biglang namatay. Kasi sa aklat na ito, nakasulat yung haba ng kanyang buhay. Praise God. At lahat ng parte ng katawan mo, nakatala din, mga kapatid, sa aklat na yan. O ikaw, brother Ramonito, ang daliri mo sa kamay anim,
ang daliri mo sa paa amin, nakatala doon, mga kapatid. Lahat ng members, meaning lahat ng parte ng iyong katawan, nakatala doon. Ano kulay ng mata mo? Ano kulay, mga kapatid, ng balat mo? Nakatala doon. Kaya, kung riritukihin mo yung mukha mo, hindi yan yung nakatala sa langit. Yung ilong mo medyo flat pero pinatangos mo parang si Pinocchio, iba na doon sa record sa langit, mga kapatid. Yung mata mo medyo sinke tapos nagdilat, lumaki, pinaritoki mo, hindi na yun yung record sa langit. Recorded sa langit kung anong anyo at pagkataon meron ka. Praise God. At ang mabuting balita ito, dyan sa aklat na yan, nakasulat yung pangalan mo. Pinangalan lang ka talaga ng Diyos. Halimbawa, mga kapatid, ipinagbubuntis ka pa lang ng iyong nanay. Iniisip na ng nanay mo, ang pangalan mo ay magiging si... ano bang magandang pangalan? Ramonito. Iniisip na ni nanay at ni tatay na ganyan ang ipapangalan sa iyo. Pero ang Diyos, may pangalan ka sa Kanya. May pangalan ka sa Kanya, mga kapatid. Maaring hindi umugma yung pangalang inisip ni nanay mo at ni tatay mo, pero yung Diyos, may pangalan ka sa Kanya. Sabi ng nanay mo, na itong anak ko, pag ito'y lumabas sa mundo, ang pangalan niya ay Alejandro. Kung siya naman ay naging babae, Alejandra. Yan. Iniisip ng nanay natin yon. Pero ulitin ko po, yung Diyos may pangalan na sa iyo. Kaya nga kung mababasa natin sa Book of Revelation, pag yung tao naligtas, humarap na sa Diyos. Ang sabi ng Bible, i-rebuild ng Diyos yung tunay mong pangalan. Nabasa natin sa Book of Revelation yan, mga kapatid. Bibigyan ka ng Diyos ng pangalan. Yung pangalan na yun, yun yung pangalan na inireserba sa'yo ng Diyos. Maaring binigyan ka ng pangalan, mga kapatid, ng nanay at tatay mo, pero may pangalan ka sa Diyos. Naalala ko yung bata, mga kapatid, doon sa YouTube. Galit na galit yung bata. Pinapagalitan yung nanay niya. Sabi ng bata, tingnan mo yan. Ang haba ng pangalan ko. Tira-tira pa kung magsulat. Kasalanan mo yan. Sinisisi yung nanay niya, mga kapatid. Si habang anong pangalan niya. Doon sa kanyang papel, lampas-lampas yung pangalan niya, mga kapatid. Praise God. So meron kang pangalan sa langit. I don't know kung ano ang pangalan mo at pangalan ko sa langit. Diyos lang ang nakakaalam. At sinasabi ng Diyos, i-rebuild niya yan pag nandoon ka na sa langit. Everybody say, praise the Lord. Malay mo, ang pangalan mong Ramonito, Ramonito ka sa langit. O di kaya Alejandro, Alejandro ka nga. Praise the Lord. So may pangalang inihanda ang Diyos atin, nakasulat yan sa Book of Living. Another book sa Bible na ating mababasa, the Book of Tears. Nakasulat naman yan sa aklat ng mga awit, 56, versikulo 8. Let us read. Iyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Iyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botella. Then, wala ba sila sa iyong aklat? Wala ba yan sa iyong aklat? There is also a book. Meron ding libro sa langit, mga kapatid. Na ano po? Nire-record ng Diyos ang lahat ng ating mga pagluha at pagtangis. Kaya lahat ng hirap at sakit na nararanasan natin dito sa lupa at na-overcome natin sa tulong ng Diyos, ito po'y hindi po nawawala ng kapuluhan. Why? Pagkat lahat ng hirap na pinagtagumpayan natin sa tulong ng Diyos, recorded lahat yan, mga kapatid, sa langit. Yan ang sabi ni King David. Yung kanyang mga pagtangis at pagluha. O hindi ba, Lord, sabi ni David, lahat ng ito'y
nakasulat sa iyong aklat. Kaya yung mga kahirapan na nararanasan natin, mga kalumbayan na nararanasan natin, mga kapatid, batahin natin. Huwag tayong mag-alala. Lahat ng hirap na naranasan natin, hindi naman lingid sa Diyos. Alam ng Diyos na. Praise God. At yan ay nakarecord sa aklat ng Panginoon. Another book sa Bible, mga kapatid, ay Book of Remembrance. Book of Remembrance. Malakay chapter 3, verse 16, kindly. Magkagayon silang nangatatakot sa Panginoon. Sila na natatakot sa Panginoon ay ano? Ay nagsang-usapan. At? At pinakinga ng Panginoon at dinilit at isang aklat ng alaala. Aklat ng alaala. Then? Ay nasulat sa harap niya. Praise the Lord. Then? Para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at kumunika ng kanyang pangalan. Praise the Lord. Another book, mga kapatid, na binanggit ng Bible ay Book of Remembrance. Lahat ng mabubuti mong gawa, recorded din yan sa langit. Yung naunang libro kanina, Book of Tears, lahat ng hirap mo, recorded sa langit. Ngayon, meron pong Book of Remembrance. Lahat ng mabubuti nating ginawa, mga kapatid, isinusulat ng Diyos sa kaniyang aklat, mga kapatid. Gaya ng nangyari sa buhay ni Cornelio. Kilala natin si Cornelio, hindi po ba, mga kapatid? Sinturyon, isang pinuno, mga kapatid, sa isang pulutong, hindi niya kilala yung Diyos ng Israel, and yet, nananampalataya siya sa Diyos ng Israel, at nakita itong lahat, mga kapatid ng Diyos. Basahin natin yung istorya ni Cornelio. Gawa, Kapitulo 10, 1 hanggang 4, kindly. At may isang lalaki na sa Caesarea, nangangalang Cornelio. Nangangalang Cornelio. Centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong batalyon. Verse 2. Isang taong masipag sa kabanalan. Isang taong masipag sa kabanalan. Meron siyang ganyang katangian o quality, bagamat hindi pa siya tunay na mananampalataya, masipag sa kabanalan, what else? Matatakot din sa natatakot sa Diyos sa buong sambahayan at ang kanyang buong sambahayan. So hindi lamang siya natatakot sa Diyos, kundi na-guide niya ang kanyang buong pamilya, mga kapatid, na magkaroon ng takot sa Diyos. And then naglimos ng marami sa mga tao. At may pusong handang tumulong sa nangangailangan at laging nananalangin sa Diyos. Laging nananalangin sa Diyos. Itong magandang mga katangian na ito, mga kapatid, ito'y nakasulat sa aklat ng alaala ng Panginoon. Nakasulat. Kaya yung mga mabubuti nating ginagawa, na sa tingin natin, mga kapatid, ay parang walang nangyari, walang kwenta, kasi parang walang response, parang walang balik sa atin yung mga taong ginawa natin ng mabuti. Gumawa na nga tayo ng mabuti, minasama pa nila. Okay lang yun. Kung sa paggawa natin ng mabuti, ang ibinalik sa atin ng ating kapwa ay hindi mabuti, okay lang yun. Why? Meron pong aklat ng alaala. Binabasa ng Diyos yan, mga kapatid. At susuklian ka ng Diyos sa tamang panahon. Kaya tama yung ginagawa ko, brother. Praise God. Ano mang bagay na napulot niya ay return to center. Ibinalik niya, mga kapatid, kung sino man ang may-ari nito. Tama yun. Maaaring hindi ka nireward, ginantihan, ngayon, ng mga tao na ginawa mo ng kabutihan. But remember this, lahat ng mabuti mong gawa, recorded sa langit. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Why? Hindi naman kasi natutulong ang Diyos. Isang araw, magugulat ka
gagantihan ka ng Panginoon, mga kapatid. Kapag ang tao ang gumanti sa iyo, karampot lang, konti lang, mga kapatid. Pero kapag Diyos ang siyang nagbalik-ganti sa iyo, mas malaki yun, mga kapatid. Ito pong si Cornelio ay may magandang katangian, masipag sa kabanalan, natatakot sa Diyos at ang kanyang buong sambahayan, naglilimos sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos. Kung kaya, inutusan ng Diyos ang kanyang anghel para iparating kay Cornelio na ang Diyos natutuwa sa iyo. Let's read verse 3 kindly. Nang makita ng maliwanag sa isang pangikay na may oras na ikasyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya, isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya at sinabi sa kanya, Cornelio. Verse 4. At siya, sa pagtitig niya sa kanya, nang makita niya ang anghel ay natakot siya. Then, ay nagsabi, ano ito, Panginoon? Then, at sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangabay lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. See? Nung makita niya yung anghel ng Diyos, nagtanong siya ng ganito, ano ito, Panginoon? Marahil naisip niya, baka uminaho ng Diyos. Kasi nakakita siya ng anghel eh. Baka sinyalis ito na sinusundo na ako at mamamatay na ako. Pero hindi ganun ang diwa, mga kapatid, o ang nais iparating ng Diyos. Nagpakita ang anghel ng Diyos para sabihin, mga kapatid, kay Cornelio, ang iyong mga ginagawa ay nakarating sa trono ng luklukan ng Diyos at ito'y alaala sa harapan ng Panginoon. The Book of Remembrance. Kaya nga, yung mga mabubuti nating ginagawa, patuloy nating gawin, at dagdagan pa natin, mga kapatid. Ulitin ko, hindi tulog ang Diyos upang hindi tayo gantihan sa lahat ng bagay na ginawa natin para sa Panginoon. Shall we clap our hands unto the Lord? Minsan, maaaring hindi maalis atin. Dinadapuan tayo ng panlulubog, mga kapatid. Why? Sa kabila ng ating paglilingkod at may mga prayer tayo na idinudulog sa Panginoon, sa kabila ng ating serbisyo sa Diyos, may mga panalangin tayong ang tagal dumating. At kuminsan nakadadagdag yan, mga kapatid, ng bigat sa ating kalooban. May isang elepante at aso na sabay nagbuntis. Elepante at aso, sabay silang nagbuntis. 3 months later, nanganak yung aso. 6 na cute na mga tuta. Buntis pa rin, mga kapatid, ang elepante. 6 months later, nanganak uli ang aso. 6 uli na cute na mga tuta. Buntis pa rin ang elepante. 9 months later, nanganak uli, mga kapatid, ang aso ito. Nang cute na mga tuta. 6 uli. Buntis pa rin ang elepante. And the pattern continued. Every 3 months, nanganganak ang aso. On the 18th month, sinabi ng aso sa elepante, totoo bang buntis ka? Pambira, sabay lang tayong nagbuntis, sabi ng aso. Sabay lang tayong nagbuntis. Ako nakailang tuta na, ikaw buntis pa rin. Yung tutang ipinanganak ko, mga aso na, ikaw buntis ka pa rin. Sabi ng aso, talaga bang buntis ka at mga anak ka? Mga kapatid,
Pakinggan natin ang mensahe ng kwentong ito. May laang pagpapala ang Diyos sa iyo sa umagang ito. Natatawang tanong ng aso, ano bang nangyari sa iyo? Sumagot ang elepante. Sabi ng elepante, may bagay kang dapat maunawaan. Ang ipinagbubuntis ko'y hindi aso. Ang ipinagbubuntis ko'y elepante. Ako'y nagsisilang ng isang elepante kada dalawang taon. Kung ang aking anak ay lumabas na, nararamdaman ito ng lupa. Kung ang aking anak ay tatawid sa kalsada, ang mga tao'y tumitigil at pinanunood ang aking anak na puno ng paghanga. Ang pinagbubuntis ko'y mighty and great. Don't lose faith when you see others receive answer to their prayer. Huwag kang magselos sa ibang nagtitestify na tumanggap ng biyaya. If you haven't received your blessing, mga kapatid, ang ipinagbubuntis mo'y elepante at hindi aso. Praise God. Sabihin mo sa iyong sarili, darating na. Sige, sabihin mo sa iyong sarili, darating na ang sagot ng Diyos sa aking panalangin. Kapag ibinigay na ng Diyos ang sagot sa iyong dalangin, people shall yield in admiration. Do not compare your journey to anyone else. Why? Hindi naman aso pinagbubuntis mo. Elepante. What does it mean? Malaking blessing kasi hinihingi mo. Kaya yung malaking blessing, it takes time para maisilang ito. Shall we clap our hands unto the Lord? The book of remembrance, hindi natutulog ang Diyos sa tamang kapanahunan. Gagantihan ka ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ginawa natin sa Panginoon. Everybody say amen. What else? Book of Reward. Ika-apat. Daniel chapter 7 verse 10. Kindly. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa Diyos. Then, mga 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Amen. Ang hatulanin na lagda at ang mga aklat ay nabuksan. At ang mga aklat ay nabuksan. Revelation chapter 20, verse 12, kindly. At nakita mo ang mga patay, malalaki at maliit, at na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nabuksan ang mga aklat. Mga aklat! At nabuksan ang ibang aklat. At na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang lahat ay hinatulan, mabuti man o masama. Lahat ay hinatulan ayon sa nasusulat sa mga aklat, ayon sa ginagawa natin dito sa lupa. Whether it is good or bad, recorded lahat yan, mga kapatid sa langit. Recorded lahat. Kaya hindi ka makapagkakaila. Hindi ka makapagdi-deny, mga kapatid. Kasi lahat ng ginagawa namin nakatala sa langit. Kahit walang nakakita sa ginawa mo, may nakakitang malaking mata sa langit. Nakalista yan sa aklat ng alaala. Kahit sabihin natin walang nakapansin, at ginawa mo yan sa lihim, may malaking mata sa langit. Nakita ka niya nung ginawa mo yan at isinusulat yan sa aklat, mga kapatid ng Panginoon. Book of Reward. Then lastly, Book of Life. Praise God. Ang aklat na ito'y aklat ng lahat ng mga pangalan ng taong maliligtas. Once na ang pangalan mo'y
nakasulat sa aklat na ito. Praise God, brother. Praise God, sister. Good job. Mabuti ang mga bagay na ito. Kaya nga, yung pangalang yan, mga kapatid, yung pangalang yan, pangalan ko, pangalan natin, mga kapatid, na nakasulat na sa langit, sa aklat ng buhay, iniingatan niya. Iniingatan. Kailangan proteksyon na natin, sapagkat ang sino mang tao na hindi masumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon naman, listen, sa walang hanggang kaparusahan. Ang impyerno po forever. Ang impyerno, mga kapatid, walang katapusan. Kung marunong kang magbilang ng milyon, bilyon, trilyon na mga taon, bilangin mo na ang taong mabubulid sa impyerno ay hindi matatapos ang kanyang paghihirap. That is why, yung pangalan mo na nakasulat na sa aklat ng buhay, ingatan mo. Ingatan mo na huwag maalis or mabura. Revelation chapter 20 verse 15, kindly. At kung sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay binulid sa dagat, ibubulid sa dagat dagatang apoy. Once na naisulat na ito, as I said, protection na natin, pangalagaan natin. Tanong, paano may susulat ang pangalan sa aklat ng buhay, Pastor? Paano may rirehistro ang pangalan sa langit? Sinabi ng Biblia ang kaparaanan, John chapter 3, verse 3, kindly. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, amen, maliban na ang tayo panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Except a man be born again. Na sa original text ng Bible, except a man be born above. Kapag ang tao'y na-born again, kapag ang tao'y na-baptized in Jesus' name, mga kapatid, at nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, sinasabi ng Bible, ang kaniyang pangalan ay nairirehistro sa langit. Na isusulat ang kanyang pangalan sa kalangitan, mga kapatid. Sa anong proseso? By being born again. Kaya yung born again, hindi relihiyon. Yung born again, mga kapatid, hindi sekta o denominasyon na pwede mong aniban o pasukan. Ang iba'y nagkakamali. Ano relihiyon mo? Born again ako eh. O saan ka umanib ngayon? Umanib ako sa born again. Mga kapatid, para sa kabatiran ng lahat, ang born again, hindi relihiyon, hindi sekta, hindi denomination. Ang born again ay isang karanasan na naranasan mo sa Diyos nang tanggapin mo siya, na baptize ka in Jesus' name at napilg ka ng kanyang Espiritu. Yun ang born again. Everybody say, amen. Amen. Through the process of being born again, na ililista ang iyong pangalan sa langit, na itatala ang iyong pangalan sa langit. Kaya pala ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, mamamayan na tayo ng langit. Mamamayan na tayo ng langit. Kung ikaw, praise God, ay nag-abroad at pagdakay nakapag-asawa ka sa abroad, pareho kayong Pilipino, nag-abroad kayo, ng ibang bayan kayo, nagtrabaho kayo doon. Nagkataon, yung babae ay nanganak doon sa abroad. Anong citizenship meron siya? Pilipino siya, pero doon siya, mga kapatid, nanganak. Let's say sa Amerika, anong citizenship mayroon yung sanggol? Why? Doon siya na ipanganak. Ikaw at ako
ang citizenship natin tayo na ipanganak tayo sa langit, kaya tayo'y naging mamamayan ng langit. Sinasabi ni Apostol Pablo yan. Filipos, Kapitulo 3, Versikulo 20, kayo ulit. Sapagkat ang ating pagkamamamayan, ang pagkamamamayan natin ay sa langit. Then, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Praise God. Kaya may dual citizenship na tayo. May dual citizenship, panlupa at panlangit, mga kapatid. Pero isang araw, iiwan natin itong lupang ito. Pagkatapos, mga kapatid, utusan ng Panginoon ang mga alagad doon sa teksto natin, sa Luke chapter 17, na mangaral, magpahayag, mga kapatid, ng mabuting balita, magpalayas ng mga demonyo. Sila'y nagbalik na punong-puno ng kasiyahan at ganito ang ulat nila sa ating Panginoon. Inutusan sila ng Lord. 70 disciples, mangaral kayo, magpahayag kayo ng mabuting balita. Ano mang sakit, pagalingin ninyo. Mga masasamang espiritu, palayasin ninyo sa aking pangalan. Binigyan sila ng Lord ng ganong authority o pamahalaan. Pagkatapos nilang gawin ito, bumalik sila. Verse 17 ng Luke chapter 10, kindly. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Praise the Lord. Ang ganda ng report ng mga alagad. Pagkatapos silang mag-evangelism, pagkatapos nilang ihayat ang salita ng Diyos, ang report nila ito, Panginoon, nung inutusan mo kami, na-encounter namin ang samot-saring mga demonyo, pero namang sisuko sila sa amin dahil sa iyong pangalan. What else? Verse 18. At sinabi niya sa kanila, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nakita ko si Satanas. Nakita ko si Satanas. Then, nanahulog na gaya ng lindik mula sa langit. Mababanaag natin, mga kapatid, na parabagang sinasabi ng Panginoon, nakita ko si Satanas, nagtatakbong bahag ang bunto. Siya'y talunan dahil daladala ninyo ang aking pangalan. Praise God. Verse 19, kindly. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan. Binigyan ko kayo ng kapakyarihan, kapamahalaan. What else? Na inyong yurakan ang mga ahas. Inyong yuyurakan ang mga ahas. Then, at ang mga alakdan. Mga alakdan. Then, sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng awa at sa anumang paray hindi kayo maano. Praise God. The Lord has said, I give you power and authority over every spirit being, over all forces of evil, over all enemies, and nothing by any means hurt you. Walang sino man ang pwedeng makagalaw sa inyo sapagkat tayo po'y protektado ng Espiritu ng Panginoon, protektado ng kamay ng Panginoon, surrounded by His angels. Kaya ang sabi, mga kapatid ng Diyos, sa anumang paraan, walang makagagalaw sa inyo. Kaya naman, ganun kasaya ang mga alagad na ibinalita sa Panginoon yung victory na kanilang natanggap pagkatapos na sila'y humayo, mga kapatid. Ang totoo'y no match naman talaga tayo, mga kapatid, sa ating kaaway. Nagkakaroon lang tayo ng pagtatagumpay laban sa forces of evil sapagkat may Diyos na nangunguna sa ating mga. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng ibang mga kapatid at mga membro, pagbira naman yung simbahan na yan ng pakaibigit. Pambihira naman yung pastor na yan, preach ng ganyan. Masyado kaming nasasakal. No, yung paghihigpit sa iglesia at yung masasakit at mabibigat na pangaral ay hindi pagsasakal sa iyong karapatan, kundi yan ay proteksyon mo. Yan ay proteksyon ko para huwag tayong lumagpas sa boundary at huwag tayong lapain, mga kapatid, ng kaaway o ng demonyo.
As long as nasa presensya tayo ng Diyos, sa anumang paraay, walang makagagalaw sa ating mga kapatid. Everybody say, Amen. Praise God. Magkagayon man, sinabi ng Lord, huwag niyong ikasayayan. Nanong ipatong ninyo ang inyong mga kamay at kumalik ang mga may karamdaman o mga may sakit. Sabi ng Lord, huwag kayong matuwa nun. Why? Gustong sabihin ng Panginoon, that's normal. When you lay your hands to the sick people, kapag sila'y nakarecover o gumaling, ang gustong sabihin ng Lord, that's normal. Why? Because I give you power and authority. When you pray for healing and for miracles, at nangyari, ang gustong sabihin ng Panginoon, that's normal. Because I give you power to do that. Ito ang ikasayan ninyo, ang sabi ng Panginoon. What else? Verse 20. Diyan may hon ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Huwag ninyong ikagalak na nung kayo'y nag-pray, answered prayer kayo. Huwag ninyong ikagalak nung kayo'y nag-pray, nangyari ang gusto ninyong mangyari. Nung kayo'y nag-pray sa mga may karamdaman gumaling, sabi ng Lord, huwag ninyong ikagalak yan. Basic, normal na nangyayari yan. Ang ikagalak ninyo, ang pangalan ninyo'y nakasulat na sa langit. Everybody say Amen. Yan ang tunay nating ikagalak, mga kapatid. Rehistrado na tayo sa langit. O hindi ba? Yung testimony, mga kapatid, ni Brad Amado. Medyo nakaramdam sila ng pangamba kasi last minute na lang, Brad Amado, hindi na ma-enroll ang inyong apo. Pero sa last minute na yon, biglang tinanggap, mga kapatid, at na-enroll, nakapag-preserve yung kanyang apo, mga kapatid, doon sa para lang yon. O hindi ba, labis na galak yung kanilang naramdaman. Kung hindi na-erestore yung pangalan ng apo mo, Brad Amado, baka umuwi kayong laglag balikat. Umuwi kayong luwaan. Pero dahil rehistrado na yung kanyang pangalan, na-reserve na yung kanyang pangalan, mga kapatid, umuwi silang masaya. Listen, kung ang pangalan mo nakasulat sa langit, kung ang pangalan mo'y nakarehistro na sa langit, iba yung kasiyahan, mga kapatid, ang mararamdaman natin ngayon. Kaya nga, yung pangalan na yan, yung pangalan mo, mga kapatid, pangalan ko, pinuprotektahan, iniingatan yan, na huwag maalis at magbura. Kahit ang pangalan mo'y Ramonito. Ramonito ka ba talaga? Ramonito? Kahit ang pangalan mo Ramonito, parang makalumang pangalan, pero ayos lang yan. Ang importante, recorded sa langit yung pangalan mo. Alejandro, right? Kahit Alejandro yan, importante, recorded sa langit yung pangalan mo. Si Brother Nor, Honorio, kahit ganyan medyo makaluma yung pangalan natin, importante, recorded sa langit yung pangalan natin. Eh ang pangalan mo nga, mga kapatid, stateside, pero hindi naman recorded sa langit, ipang-imperno yan, mga kapatid. Praise the Lord. Ano mo bang mga pangalan ninyo rito na mga luma? Felix. Ha? Felix. Hindi dito sa atin sa chat. Sino ba yung mga lumang pangalan dito? Pablo. Ha? Pablo. Yung medyo sounds makalumang pangalan. Juanita. Yan o. Kahit yung pangalan mo makaluma, importante, recorded sa langit. Eh ang pangalan mo stateside ang tunog, pero pang impyerno naman nadating. Hindi ba mga kapatid?
Ano ba pangalan mo? Charles. Pero biyahing impyerno. Walang kwenta. Charles, Charles na po. Pang-impyerno yung pangalan mo. O hindi mo mga kapatid. Kahit parang medyo mabantot pakinggan yung pangalan natin, importante rin kundin sa langit. Auror. Importante rin kundin sa langit. Solid God. Importante recording sa langit. O ngayon, binauso yung Maria, no? Noon, dinudugtong pa yan, eh. Ang haba na ng pangalan mo, dudugtongan pa ng lola mo. Maria pa? Maria. Teresa. Teresa. Leonora. Ang haba ng pangalan mo. Okay lang yan. Kahit yung pangalan natin hindi kagandahan, importante at siguruhin natin naka-record sa mga. Praise God. Bakit mga kapatid? Kasi po, dapat natin itong siguruhin na recorder. Kasi pwedeng mapura yung naka-record na pangalan. Kaya pinoprotektahan. Iniingatan yung pangalan ito. Sa aklat ng Eksodo 32:31, let us read. Bumalik si Moses sa Panginoon at nagsabi, o ang bayan ito ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na hinto. Sabi ni Moses, mga kapatid, Lord, ang bayan ito na nilabas mo mula sa Ehipto ay nagkasala ng malaking kasalanan. Ano yung malaking kasalanan na ginawa nila? Sumamba sila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Mga kapatid, to tell you frankly, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Napakalaking kasalanan yan. Pangalawa yan, sa utos ng Diyos. Unang utos, walang ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, sa 10 utos, huwag kang sasamba, huwag kang gagawa, huwag kang luluhod sa mga Diyos-Diyosan. Napakalaking kasalanan niya. Kaya sabi ni Moses, Lord, yung bayan na inilabas mo sa Ehipto, nagkasala po ng malaking kasalanan. Verse 32. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Amen. Doon sa verse 32, wala sa screen, ano po? Sabi mga kapatid ni Moses sa Panginoon, Lord, po pwede po ba na patawarin ninyo ang bayan ito sa napakalaki nila kasalanan? Ang sabi ni Moses, kung hindi nyo sila mapapatawad, Lord, pwede po bang pati yung pangalan ko, alisin mo na sa aklat ng buhay? Ang lalim, mga kapatid, nung hinihingi na yun ni Moses, ganun nakipag-bargain, mga kapatid, si Moses sa Lord. Patawarin mo lang sila, Lord. At kung hindi, alisin na lang din yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Alam niyo, mga kapatid, ang sagot ng Diyos, sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin, take note, ang siyang aalisin ko sa aking akin. Meaning, pwede palang pabura yung pangalan natin na nakalista na sa langit. Kaya nga, iniingatan yan, mga iniingatan, pinoproteksyonan. Alagaan natin yung pangalan natin na nakasulat na doon sa kalangitan. Ang tanong ko, kumusta ka ngayon, kapatid? Kumusta ang pangalan mo na nakasulat na sa langit?
baka kulang na ng lepra. Baka kulang na. Baka yung Ramon Agon na lang. Hindi na ikaw yan, Brad. Ibang tao na yan. Praise God. O baka yung Alex doon, Lex na lang. O baka yung Charlie doon, Harley na lang. Mga kapatid, silipin natin ang ating relasyon sa Diyos. Baka kulang na tayo sa prayer, baka masyado na tayong busy sa mundo, baka marami na tayong nakakaligtaan sa Diyos, ulitin ko, nabubura ang pangalan sa langit. Tingatan natin. Yan lang ang tanging yaman ng mayroon tayo. Ano po yung pangalan mo na kasulat sa langit? Praise God. Alagaan natin ang ating relasyon sa Diyos. Magpapil tayo sa Espiritu ng Panginoon. Involve ourselves in the ministry. Manatili sa presensya ng Diyos no matter what happened. Just stay in His presence. Hallelujah. Your name is written in heaven. Shall we all stand? Hallelujah. Lalapit tayo ngayon sa Panginoon.